connectivity ay isa pong confirmed political commodity, lalo na po sa Pilipinas. Pagkat ang laki ng ating, ang laki ng sa buhay natin, ang laki ng bahagi ng buhay natin, ang natutulungan ng connectivity. Kaya lang ang hirap ng connectivity sa atin, mahal na mahal, pagkat 7,100 islands. Ngayon, pag kinat mo ang budget dyan, para niyo na rin pinatay. Sorry ha. Ang hopes ng tao na magkaroon ng equal standing sa lahat ng mga tao sa ibang bansa, na magkaroon ng trabaho, maski online na lang po, o ang pagkuha ng impormasyon para makapag-aral. So ang pag-set up po niyan, which is digitally secured, ay yan po ay nakatalaga sa pangangalaga ng DICT. So pagka hindi ho natin sila binigyan ng confidential funds, ibig sabihin nun, pinipigilan natin ang pagkakaroon ng secure connectivity. Kasi po ang proactive stance, ang pagbabantay ng security and cybersecurity ng buong Pilipinas ay nasa kanilang shoulders po. Ngayon yung sa amin po, ay pinagtatanggol ko sila, kasi ang panaginip po ng amin CICC, huwag mo kung sanang umabot sa amin, kasi if they fail because they do not have the funds at naging cybercrime, masakit ako yung ulo namin dahil we leave our resources, we safeguard it for emergency like trying to use technology or cybersecurity or cyber technology panghabol ho ng mga krimen na huwag na sana tayo umabot doon. Kung maibigay ang pondong yan para sa kanila pangangalaga sa buong Pilipinas, makakatulong po. And last na po, sorry chairman, pero sabihin ko unang sa inyo ito, ang pondo po ng mga cyber criminals, siguro ang pondo natin, budget ng buong Pilipinas, siguro ano budget yun ng cyber criminals na cross-border sa isang buwan nilang kita. Kaya kung sana, alam ko magaling tayo mga abilidad, pero sana mabigyan pa ng konti pondo. Yun po, para yung proactive stance po natin ay mabigyan po ng strength. Thank you, Mr. Just want to clarify, no, sorry, came in late. Yung Medusa ransomware group, no, that's a group of mga hackers talaga to, no? Yung group of hackers, and one of the most feared group right now. So ilan po yung ano, based on your information, yung sa ibang government agencies, is this the same group that hacked the system or is affiliate lang in particular? Sir, for this year, no, it's not the same as the other reported in media. In fact, for the other media reported, yung recent, sir, Mr. Chair, we believe that those are local threat actors. As the other agencies local. Pero yung mga coincidence, nagkasabay-sabay ang hacking ng mga agencies natin. We are supposed to prepare the presentation for executive session, sir, because we're pursuing some leads. But siguro, sir, what I can say right now is that after the Medusa incident, there are other ransomwares. May mga Lockbit na naging biktima rin yung ibang government agencies. And these are also professional groups like Medusa. But when we're talking about the recent spate of hackings after PhilHealth, we believe them to be local hackers and we believe them not to be a coincidence. Siguro, going back lang sa concern ni Chairman Alan, kanina yung confidential funds that can be used. What are the steps or what are the steps that we are taking na hindi na maulit ito, no? I mean, PhilHealth, ang laking damage in the last 3 weeks, affected their operations, di ba? And other, syempre, worthy kami because if some agencies also will be hacked this way, ano po ang ano, siguro, yung sa ating si ICC, Asik Mary Rose, dahil ikaw naman yung ethical hacker dito, di ba? What are the steps that can be taken na para magkaroon tayo ng firewall ba or protection of our agencies? Siyempre, kakaroon tayo ng ano, nagkakaroon ng agam-agam din yung mga, well, the people, everybody, no? Pag na-hack yung ating mga agencies. Una-una mo sa lahat, nais ko sanang ipaalam sa lahat para magkaintindihan lang na ang pagkakaiba lang po ng DICT po pagdating sa cyber at ang CICC ay sila po yung nakatalaga-talaga sa kanila na alagaan lahat ng ahensya natin, ng cybersecurity posturing, no? Sila sa kanila lahat yan. And then kung nagkaroon na po ng ganyan, may attack po, natural meron hong malicious intent at naging cybercrime, at na-detect po nila yan, i-endorse po nila sa amin. So, pagdating sa pangangalaga po ng mga ahensya, kailangan po talaga ng masalimuot na pagsiyasat ng kanilang kalagayan ngayon kung ano ang kanilang engagement sa kanilang mga vendors na na-acquire through the years, kasi wala pa namang ganitong kasamang attack sa atin noong panahon. So ang pagtingin po ng kanilang mga service level agreements between sa mga vendors nila at saka sa kanila, ang magpapakita kung ano yung, kung sino yung nangangalaga ng mga impormasyon, kung yung vendor ba o sila, pero at the end of the day sila talaga yan kasi sila nag-acquire ng services. So as far as that, and then magkaroon po ng data classification para alam nila yung pwede nilang i-share sa public, hindi i-share sa
public o i-share sa vendor, hindi i-share sa vendor. So, medyo ganun po yung kailangan po talaga ng pag-assess, risk assessment ngayon, no? Kung pwedeng mabigyan sila ng gabay ng ating Department of Information and Communications Technology. On that level pa lang, para at least meron po kayong balita na mga galing sa DICT kung anong status po natin sa lahat ng levels. Likewise, Mr. Chair, sabi ko nga sa mga statements, no, that you know, there now medyo controversial na uso yung Intel and Confidential Fund, other departments, okay, even civilian in nature are already asking. But yes, when it comes, sabi namin, I think we're all in unison that, you know, departments and agencies that have something to do with national security, yes, fight against crime. And now, as I mentioned, Mr. Chair, itong cyber security, mga hackers, at ito na yung modern day nating mga kalaban, eh. Everybody can be victims, no? Lalo yung mga vulnerable, and this time, our government agencies. Ang nakita ko rin sa budget ng cybersecurity, ito's cut, no? From 600 million for 2023. Mm-hmm. Ngayon, 2024, ay 300 million na lang. Mr. Chair, na half na lang yung ating budget for cybersecurity. So, how will that affect yung ating fight against cybercrime? Ako, malaking bagay po, no? Kung nais ko sanang ipaalam sa ating publiko, Mr. Chair, alam po natin ang ibig sabihin ng political commodity, ibig sabihin ng pagkain o bigas. Pag yan ang ginalaw, umiiyak ang buong Pilipinas, kagaya ng gasolina. Pero forces o economic forces ang nagdadrive niyan, kaya hindi natin masyadong maayos, di ba? Ang gasolina at saka ang kuryente, kapag gumalaw yan, sumasakit ang ulo ng buong Pilipinas, pati presidente mo. Pero hindi naman natin masyado din magalaw pagkat hindi naman po tayo yung mga Arabo na nagbebenta. At po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafri TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 09086553757.